Kumusta? 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 Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa. Ako'y nagagala. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa ilang minuto lamang ay magsisimula na ang pagtatanghal. Kaya naman narito ang ilang mga paalala. Una, naabisuan ng lahat na i-shutdown o i-silent mo ang anumang bagay na maaaring mag-apekto sa pan-technical na aspeto ng dulap. Pangalawa, kung sakaling magka-aberya, huwag po tayo magulantang at huwag mataranta. Dumiretso lamang sa kaliwang bahagi ng silid na ito at ugaliin lamang pong lumabas ng maayos. Pangatlo, manatiling nakaupo at iwasang makipag-usap sa katabi habang hindi pa tapos ang pagtatanghal. Sa kadahilanan, maaari itong makaapekto sa mga gaganap. At sa mga nanonood ng maayos at matiwasay. Ngayon, kapag ginawa ko po ito, maaari po bang bumalakpak ang lahat? Maraming salamat! Ngayon, kapag ginawa ko naman po ito, maaari po bang bumalakpak na may kasamang iyaway? Pakiusap sa lahat, irespeto at igalang mga gaganap sa dulang ito. Ang dula na magmumulat sa atin. Ang sumisimbolo na pagsigaw rin ng pagbulo. Ang pagsagot sa mga tanong ay ang urong-sulong ng mga gulo. Kung bakit ang nakukulong ay sila pang mga biktima ng ulupong. Kung sino pang mga nakabihis, sila pang mga mukhang nakahubad. Kung sino pang mga totoo, sila pang pinagmumukhang mga huwad. Pinalabas nilang nanguna, nanlaban at napuna. Ang hanay na isinisigaw, kinabukasan rin nila. Tulog kahit mulat, pikit kahit dilat. Ito po ang dula para sa inyo. Para sa ating lahat na Pilipino, kung sa balintunay, kayo pa yata ang lulong. Ito po ang dula para sa ating lahat ng mga Pilipino. Sa panulat ni Rogelio Ordonez, niyahandog ng Hapseleven. Saan pa punta ang mga totoo? Maraming salamat sa pagdalo at maligayang panonood. Ng mga kaaway ng bayan, ng mga kalaban ng bayan.
Utang ina niyo mga pasista! Utang ina niyo! Sila ang mga politikong nagpapakayaman sa tungkulin! Sila! Sila ang mga putang ina ang nagpapakabundat sa kapangyarihan nila! Tama! Tama! Sila! Sila ang nagmamayari ng malalawak na lupain! Kaya squatter sa sariling bayan ang maraming marami ng Pilipino! Mas mulat pa siya sa inyo noon, noong nabubuhay pa siya.
nung nagtatayo ko siya ng union sa kumpanya nila, sa kanya ko unang natutunan ang kapihan ng mga manggagawa sa kami ng kapitalista. Kaya nga, namatay agad siya. Ipinapatay ng mga hayop na yun! Pinapatay! Pagkain pa naman si Mr. Alvarez, alam mo namang bayawin ni Congressman Santos. May kapatid pang militar. Major ba yun o kolonel? Sabi nga, tayong mahihirap, tayong mga walang koneksyon, nananarangan tayo labas sa may kapangyarihan sa mga pelikula ng Fernando po. Ang mga putang ina nun! Paparusahan din sila ng bayan! Alam mo, dapat sa kanila, ihilera sa padel! Lahat sa kanila! Lahat sila! Lahat ang kagaya nila! Kapag namulat ang sambayan na Aida, ang mga kagaya mo, mananalo din ng maliliit. Nangangarap ka naman, kuya! Alam mo, kuya, ilusyon lang yan eh, suntog sa buwan. Oo, oh, ilusyon sa mga ayaw magising. Suntok naman sumapaan sa mga ayaw suntok. Pero bakit nangyari sa panahon ng Chinese ng Russia, sa China, pati sa Cuba? Alam mo, tandaan mo, kaunting panahon na lang, mangyayari din yan dito, kaunting panahon na lang. Alam mo, kuya, mabuti pa, maligo ka na, ambaw mo na eh. Mag-aaral pa ako, kaya kung gusto mo naman, total, nakatahin na din ako, baka gusto mong maghain, kasi parating na sila, di ba? Huwag mo nga hayaan kung walang takit yung pritong isda, baka kung napatay na pusa. Mabuti pa nga, ang hirap kasi kausap ng mga tanga. Itid ang utak niyo. Kuya mo ka ako. Nandiyan na ba? Opo, ito ay nalilig. Kararating nga, baka nalilig po kayo. Salamat naman. Alala ko, ang traffic siya sa liwasan ng Pilipasyo. Ang sabi, nag-demo. Iba na matay, ang iba na huli. Alam mo naman ang kuya mo. Mahilig, sumama sa mga ganito. Alam mo, Nay, siguro nga dapat pagsabihan ni si Catherine. Tigil-tigilan na yung pagsabot sa mga demo na yan. Huwag mo mapano pa yan. Eh kung nag-aaral na siya ng mabuti, tapos matakas siya ng magandang trabaho, eh di makakatulong siya sa inyo. Alam mo naman ang kuya't yung Aida. Para na sa akin yun. Sa akin yun noon? Mabait, sipag, bayani. Kaya na tayo pagtanggol. Tayo. Tayo kung mga mahirap. Kaya naman ayun, ipinapatay. Alam mo na eh, kung nabubuhay na sana si tatay ngayon, kasi sana hindi ka nahihirapang malimutan sa overtime. Kung bakit ba kasi nakasalipay sa mga union-union na yan eh. Kung nasisihin ang tatay mo, Aida, dapat hanga tayo sa kanyang magpasalamat eh. Kung di dahil sa tatay nyo, siguro hanggang ngayon si Mr. Alvarez, pinagsasamantala yung mga tsupa dun sa labas. Sabi nga sa akin yung isang araw eh, makayos na daw. Yung ibang mga tsuper, may mga taxi, may mga jeep. Tama ang tatay nyo. Ang kuya daw mo. Tayo mga mahihirap at dapat mag-organisan. Para naman na lang kayo apakapangang sobrang. Oo, oh, pinakinabangan pa naman ni Itay. Oo, nung mamatay siya, sikat siya sa mga manggagawa. Sabi niya, bayani. Nakipaglibis sa kanya yung mga kalalider gaya ni Beltran at iba pa. Iniyakan si Itay, binigyan tayo ng pagbuloy, pero pagkatas ng libre nga, no? Uy, pa nga ang tatay niyo! Uhay! Isang nga, sa pabay na nakikita ko siya. Tatayo na ako niyo. Kasi alam naman natin eh. Lahat tayo pinagsasamantala ng mga tali sa pabrika. Ako na nga lang eh. Ako! Yung sahod ko hanggang ngayon, wala pa din. Yung overtime ko hanggang ngayon, wala pa din. Sabi nga ng leader namin sa union, magtayo kami ng mga kooperatiba para naman na yung sahod namin hindi ganito, laging bago. Ay, naku naku, Inay. Alam mo na eh, baka nagugutom ka lang eh. Baka mamaya na, may love ka na sa leader niya dahil kagaya ng tatay namin. Ay, naku ay. Naku na eh, baka mag-vida ka na naman. Uy nga, tatay mo. Why? Uy, Inay, pansit ha. Eh, kung kumain muna kaya kayo ni Kuya, tsaka kayo sabay ng mga... Oo nga pala, Kuya niyo. Dominator! Diyos kong bata ko. Ay. Oh. Ano po? Ano niya, ang tigay mo? Ay, po. Ay, Dan. Tay. Buwa ka sa kusina na. Wala, Dunay. Okay lang po. Wala. Oh, maliit lang, Dunay. Nay, wala na nga po pala. Nung isang araw ko nakalimutan ko. Pipili mo na ako sa laban sa alam. Sige. Wag na. Uy, sip-sip ka lang kay nani. Okay lang naman ako. Maliit lang naman putong putok natin. Yung grabe nga po yung kasama ko kanina. Talagang putok po yung ulo. At kahit ako ay galo, Nay.
Pinagtatadyang pa ng mga pasista. Alam mo, Nay. Nay, nagrador na ko yan. Sanay na yan. Okay lang yung magbukulan o kaya mabalian ang tadyang. Di ba nga nung isang araw kung diyan, nakala ko hindi siya. Paano? Magang-magayong mukha. Naku yan, di titigil yan. Ako, bukat ka tungan ang nabubukulan ko dahil may pinaglalaban ako para sa kapal ng isang bayanan. Pero ikaw, nagkakabukol ang utak mo, nagkakabiksa dahil sa tanghan, dahil sa inaamog ng mga paniniwala. Oh! Ngayon? Grabe ka na! Kumiya na kayo! Kainis kasi yan. Tumigil kayo! Kumain na lang tayo! Sige na! Dami. Evelyn Mondragon, estudyante ng FEU. Rico Morat, estudyante ng UP.
sila yung dumatanyag estudyante ng PUP. Mauro Mendoza, isang Mondagawa. Teresita Bello, isang batang side offender. At Pedro Ramos, Mondagawa rin. Ang iba pa hindi pa natin makuha mga kagalan sapagkat wala pang mga mali at nasa malapang. Leo, Leo, yung mga napatay, wala pa dyan sa morgue ng PGH? Wala pa rin siya, wala dito. Akalamin ko sa ibang hospital o sa mga funeral parlor. Pansamantala, hanggang dito na lamang muna ako, Paring Joe. Back to you, Paring Joe. Mga kababayan, yun po si Deo Mangkalma. Habang iitay natin ang mga sariwang balita mula sa labas, pakinggan muna natin ang pagkakitin. Grabe, may mga sure na ito. Nalihanin namin sa kababayan na lumang gagawa sa pinag-alabas. Putang ina, mga miyembro natin sa LFS, sinakundado at manito. Paano magiging sparo ang mga yun? Tsak nga, tinautsyon nga yung mga yun. Ator, makaisigaw pa rin. Magtago ka muna! Magtago ka! Bakit ako magtatago? Meron mo na akong kasalanan. Nagtitipo lang tayo para ihayag ang karaingan ng bayan. Nang masa, wala na bang karapatan ng mga mamamayan ang mga kagaya natin na magsabi ng totoo? Nasa konstitusyon na karapatan natin yan. Papay lang ang konstitusyon na daw sa panahon na ito. May konstitusyon pa bang kinikilala mga pasista? Ikaw na nga mismo ang nagsabi kung may justisya pa ba ngayon. Malimit mo yung sabihin noon na mas masawal pa sa puta ang mga nagpapatakbo ng ating gobyerno. Sumangal pa nga mga puta dahil katawan lang nila binibenta nila dahil sa ano. Nakalitaan kapag pangangailangan. Pero sila nang binibenta? Ang buong bansa! Ang kinabukasan ng susunod pang generasyon! Oh. Mga hayop! Talagang mga hayop! Pero di ako magtatago. Bakit na kasi ako magtatago? Ewan? Ewan ko, Ador. Talagang pinakabahan ako eh. Paano kung hulihin ka? Paano ako, ha? Sino tatakbuhan namin palihingan ng dulong? Ang mass media? Ador, sa kanila din yung mass media eh. Mabuti kong bigyan ka ng kahit konting espasyo sa dyan na palabasin hinuli ka. Baka mapalabasin ka pang MP, mas lalo kang ititiin. Hulihin na nila kung hulihin! Putang ina, matatakot na ba tayo ng matatakot? Tatakbo na tatakbo! Ray! 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 Sabi Dominador Robles. Ako. Bakit yung kailangan? Yung pala sinasabi nila isa sa mga sparo dito si Metro Manila. Hindi sparo! Wala ko! Ito. 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 Thank you.
that is. Yan pala ang sinasabing si Kaador. Oo, sir. Matigas ang ulo. Ayaw umami ng kako. Alisan niyo ng boses yan. Mukha namang disparo yung isang yan. Huli nga muna yung nabot namin dito. Ah, ganun ba? O, aminom ka muna. Baka nauho ka ng gago ka. Tangin na pala ito, sir. Snapper eh. Chief, basta ka pinapainom ayaw pa. Oo, tangin na talaga eh, no? O, sige, Kaador. Sabihin mo na lang kung sino-sino yung mga kasama mo dito sa Metro Manila. At kung saan pa yung hideout nyo. Hindi ako sparrow. Talagang wala ako alam sa sasabihin nyo. Pipiliin nyo naman kasi umuhulihin nyo. Putangin na kayo! Matapakan! Binabasos mo yung sarili namin, ha? Dati na ang nanay ko! Ang kapatid kong babae! Tinanay nyo pa kayo na nga! Putangin na kayo! Tama na! Kaador, kung ayaw mong sabihin kung nasan yung mga kasama ko. Yun na lang leader nyo dito ng Alex Bong kayo, Brigade. Nawala nga akong anak, puta kinakas! Humihirap sa inyo, kaming maliliit lang kaya nyo mulihin. Kami mga walang kasalanan. Pati yung nasa gobyerno ang mulihin nyo, mga puta kina kayo. Putang ina, di ba, Alekador? Kung ayaw mo talagang kuhanta, papipirmahin na lang kita ng dula. Padali lang yon. Hindi ka sasaktan ng mga gago na yan. Tawagin ng typist. Okay. Demetro Robles ang pangalan ng gago na yan. Address mo raw, hoy! Hoy, address mo. Ano nga ulit address mong gago, ha? 124, 301, Anona Street, Ito Mesa. Good, good. Kapirmahin mo na yan. Oh, kumirma ka na. Ay, ang kumirma niyan! Alam mo, puro kasino kalinga lang yan. Tapang mo ito, ha? Ayaw, sir, kumirma, matama. Mukhang tama nga kayo, ah. Talagang matigas nga itong isang to. Di ba, Ale? Magpapalamig lang ako ng ulo. Alam niyo na, pangit ako. Pangit ka lang ang utakin ako! Ay, namahala dyan, ah. Hinay-hinay lang. Okay. Dapat pagbalik ko na kapirma na yan, ah. Opo, sir. Asa ka lang eh! Kaya ako pumirma niyan! Utak! Ina! Matapang ka talaga! Matapang tayo! Uuwi niyo na ngayon ang mapipid na yung bayan! Pumirma ka lang! Ang dami-dami mong... Walang kaya natin ito! Huwag! Oh!
Sila pang may kabuluhan.